Ang pera pong binawas sa users ay na-claim o nailipat daw sa dalawang mobile number account. Ito ba'y nakuha niyo informasyon? Ay, hindi lang ho dalawa. Kasi marami kami nakuha ng numero. Oh, kasi based po, on report sa amin. Oh, kasi po, natukoy na po ba kung sa lahat ng apektadong users, pare-pareho po yung mobile numbers na pinaglipatan po ng pera? Doon, yung kibilager natin at sa tatlong biktima na nag-report sa amin, meron hong nagtugma ng mga numero. Natukoy ba ho kung sino ang may-ari ng dalawang mobile number account na ito? Mobile number na ito? At this point, we have no idea kasi wala pa namang official report na nilalabas si GCash kung sino ang registered account holder nito. Hindi kaya po mule account ang mga ito? Ginamit ang dalawang itong mga mobile numbers na ito o account para po paglagyan ng mga na-debit na pera? Posible po yan. Posible. Kasi yun nga ang gusto namin malaman. Mm-hmm. Na kung merong ganyang numero, gusto namin malaman kakilala ba nitong mga taong to, itong mga numero ito. Kung hindi, it will be subjected to more serious investigation kasi hindi mo kakilala and that common na napadala ng pera nyo, hindi naman kayo magkakilala. Eh, yun nga po. Kasi po, di ba sa informasyon na siguro po inyo rin po nakaalap, sir, na wala po namang one-time PIN or OTP na pinadala sa affected users. Umano, kanilang pong nakita na lamang na nalimas na yung pera ng GCash user. Kung organized breach po ang nangyari, ang ibig sabihin po ba nito ay na-bypass ng scammers ang app kasi hindi nagpadala po ng OTP notification? Yan ho ay posible, no? Kasi kung ang batayan natin ay yung mga statement nila, posible po. That's why kung sila ay haharap, matatanong pa natin sila ng more technical questions to shed light of this. Kasi yun ang importante sa atin eh. Opo. The method, yung modus, kung paano sila na biktima. Okay, matatanong sila yung victims ikanin nyo. Opo. Opo. And yung GCash also. And of course, dalawa sila magpaliwanag. Opo, of course, GCash. Theoretically, kapag po organized breach, paano kaya napipili yung GCash accounts na kukuhanan po ng pera? What do you think? Doon sa early warnings namin no, na magkakaroon ng increase of incidence ng attack sa mga e-wallet. Kami huwag nagbigay ng warning niya, no? Kaya kami nakaroon sa address. Marami hong technique para mang-hijack ng account. Ito through phishing. Phishing is one of the most common method. Opo. Para ma-hijack ang account. Mm-hmm. At kukunin nila ang detalye ng isang user. Organized po yan. Hindi ho yan manumano na individual lang. Mm-hmm. Ito ho ay may operasyon. So, ibig sabihin ho kaya, ito lang po, again, theoretical. Kapag ho nakita nila, kumbaga ito pong may gawa nito, kung organized breach ito, parang nakita nila, nabasa nila na yung ano lang pong mga accounts ang active at may malaking laman na pera? Pwede po, kasi meron kaming summary nung mga, kung sino yung mga naging biktima. Karamihan, puro mga highly active accounts based sa description nung mga nag-report. Okay, sige. So sir, sa ganito po, no, na kayo ho, sa akin lang po, Sir Alex, parang nakakalungkot ba na ang CICC kinakailangan pang manawagan mismo sa GCash na makipagtulungan. Sa mga biktima po nito siguro, kasi nga victim sila, baka may kanya-kanyang dahilan po, no, kung bakit ayaw pa lumantad. Pero kayo po sa CICC, ano pa magagawa nyo para maobliga itong GCash na makipagtulungan sa inyo? Ay, dediretso na ho namin ang official report sa mga regulators para doon na sila mag-explika. Kasi yun ang aming limitation, no? Marami hong klaseng cybercrime, hindi namin pwede ubusin ng oras sa mga ganyan na ayaw mag-cooperate. Okay, pero in case din po, sir, ano po, kung sakali po talaga matutukoy nyo po dito, no? Kung ito ho ba ay sinasabi nilang isolated na glitch o talagang nagkaroon ng breach dito po sa sistema ng GCash, no?
whether isolated o malakihan, mm-hmm. what we see at this point are signatures that it is organized. Mm-hmm. It is an organized attack. Organized breach. Mm-hmm. Yes. Opo, opo. Opo. Kumbaga, kumbaga pwede lang makorek yan kung maglalabas ng actual details ang mga victims dito at yung ating host, yung e-wallet host natin. Opo. At kapag ho ganyan, ito ho'y nakababahala. Kung ang inyo pong duda sa paunang informasyon, ito'y organized breach, nakababahala ito kasi baka ito'y testing lamang sa sistema nila. Padami ho ng padami based sa aming statistics, no? Mm-hmm. Pa-increase yung different modus operandi. Okay, sige po. So Sir Alex, ang gagandahan din po naman ngayon dito, pati po Kongreso, gusto na mag-imbestiga rito, baka naman kung ang GCash matipid sa inyo, baka sila maobliga na po, ha? Na maglantad ng, ng katotohan. May pahabol na punta si Chacha. Yes po, Direktor. May mga nag-comment po dito ngayon sa YouTube section natin na nagkaroon din ng aberya with their GCash accounts na gustong magreklamo. Saan po sila pwede makipag-ugnayan sa inyo? Kompleto ho ang aming pwede kayo makipag-chat or they can call 1-3-2-6. Nakaabang po yung mga tao natin. Mm-hmm. Opo, opo. 1-3-2-6. 24-hour hotline po ito. Opo. Opo. We continuously monitor all calls.